Magandang araw na naman pong muli sa inyong lahat, mga ka-vlog boss, idol, regular viewer, silent viewer, at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. So, ang gagawin ko po ngayon ay ito po yung pinaka-continuation po ng dump truck na ginagawa namin dito sa Cavite. Kung saan po ang problema niya ay laging naka-drive kahit na naka-parking siya. At fuel knocking po sa low RPM po ng engine. So ito po ang nagiging problema. So itong drive position po ay mayroon po akong nakitang problema doon sa baba. At ipapakita ko po. Ito po yung naging problema, kaya lagi po siyang naka-drive position. Ito pong wire na to, para po dito sa drive na neutral position switch po. Ay nakita ko po ay putol po siya. Siya. Yan. So, ito po yung naging dahilan dahil na-disconnect po to. Ang ginawa po kasi dito ng mekaniko po ay nagpalit po sila ng clutch. Nag-overhaul po sila ng clutch, tinanggalan nila ng binaguan nila ng clutch disc at saka clutch pressure plate kasi naging sliding na po. So hindi po nila namalayan na nagkaroon po ng problema po yung wiring dito, naputol po nila. So kaya nag-drive position po lagi po yung ano. So ibabalik ko na po siya para makikita din po natin na mag-neutral position na po siya. So ito na po. Ayan, kinunit na po ito. So kaya nangyari po to dahil tinanggal niya nilpo nila yung transmission at napersa po yung wire, naputol po yung sa loob ng harness. Ha?
So ito na po, naikadig ko na yung connector ng driver na neutral position switch. So nangyari po to dahil tinanggal po yung transmission, nagpalit po ng clutch lining at saka clutch pressure plate yung mga mekaniko na contractor. So ganun nga po, hindi nila namalayan na putol po yung wire sa loob ng harness. So titingnan po natin sa dashboard kung nawala na po yung drive position. Kailangan po mag neutral position na po siya ngayon. Tara po. So ignition on po natin. Tingnan natin kung naka neutral position na siya. Dapat po mag neutral position na to. So ito na po. Yan. Kanina po ay naka-drive position siya dahil po kinabit na po natin yung harness na naputol, yung wire. So kaya bumalik na po siya sa napakalaga po yung bumalik siya sa neutral dahil pag naka-drive po ay marami pong mangyayaring problema po sa sasakyan. Nandiyan na po yung hindi natin kayang patayin or buhayin. Yung po ang indikasyon nun. So ang susunod po natin gagawin dito ay yung low RPM po na nagpo-fuel knocking. So paanda rin na po natin para makita po natin yung makina kung ano na po ang magiging kondisyon niya. Start po natin. Yung low RPM po lalabas po yung fuel knocking, yun po yung hinahanap po natin kung lalabas pa po siya. So sa ngayon po ay hindi siya lumalabas. Maximum RPM po natin na inanap ay nandyan po. Ibig sabihin na yung power po niya ay nasa maximum din po. So okay po yung makina. So since wala po ako nakikita ngayon, so ang gagawin ko naman po ay magpo-contact cleaning na lang po ako ng mga connector, wiring connector, para kung sakali po yung po yung knocking fuel problem. Kasi sa ngayon po ay wala po akong nakikita. Ang nakita ko lang po dito ay yung drive na-rectify na po siya. So ang gagawin ko na lang po ay contact cleaning na lang po ng mga connector. So yung fuel knocking po problem ay dito ko naman po kukunin sa mga electrical system connector. So magki-cleaning po ako ng mga connector po. So ito po yung majority po na i-cleaning ko, itong AdBlue control po module. Itong AdBlue control module po, ito po yung nilalagay po sa ano, sa tangke, na para huwag po mausok yung sasakyan, yung mga dump truck po. Lalong-lalo na po itong 380 na dump truck. Mayroon po siyang AdBlue control system. Ito po siya. Ililinis ko po ng ano, contact cleaner. Ayan.
ito na po. Tapos na po yung contact lining ng Adlo control po, module. Ito po, pag nagkaroon po ng problema to, isa po sa pinanggagalingan po ng engine hesitating or engine low power, isa po to sa 380 po na ho dump truck. So ito na po yung reading po dito sa RPE. So nung matapos ko po nga linisin yung Adlo module control, ito na po yung resulta. So wala na po kaming nakikitang engine na knocking. At yung drive position po naging neutral position na po. So under observation na lang po namin to, ready for road testing. So hindi po kami nagpalit muna ng fuel injector dahil matining na matining po yung under na makina. Hindi siya hard starting, hindi siya not starting, at yung RPM po umaabot po ng maximum RPM. So pending po yung pagpalit ng injector na sinasabi nung mechanic po ng Huo. So under observation po namin siya, kaya hanggang dito na lang po muna itong ginawa namin. So sana po nasubaybayan nyo po, baka mayroon din kayong problemang ganito. So magkakaroon din po kayo ng ideya sa Huo dump truck na 380, kasi marami pong sintomas itong problemang ito, itong Huo na to. So mayroon po siyang hard starting, mayroon po siyang not starting, at mayroon din po siyang low power. So yung pong hard starting at saka not starting ay nagpalit na po ako ng injector noon, at nasolve naman po yung problema. At ito po ay under observation po dahil nare-reach naman po niya yung high maximum RPM. So sana po masubaybayan niyo po itong at panoorin niyo po para may idea rin po kayo sa mga trouble na ito. So hanggang dito na lang po. Please like, subscribe na lang, and hit notification bell para sa susunod ng mga video. God bless all po.